Itong pares na ito ang siyang foundation line ng ating love. Mula ito kay Master J. De La Paz. Napakaganda nung ibon na yan, lalo na itong kak. Ayan mga lodi, oh, panoorin ninyo ang episode na ito. Welcome back mga lodi, mga tropa. Dito mag-uumpisa ang kwento natin sa love ni Master J. De La Paz noong nag-love visit ako sa kanya. Eto na mga lodi, agad-agad ay ginawa na natin yung ating munting love. Isang taon at isang buwan na ang nakalilipas mula nung umpisahan nating gawin itong love na ito. Tinipid natin ang husto ito mula lang ito sa mga dati na nating gamit. Kung may binili tayong mga bago dyan, yung ibang pamposte na angle bar, yung yero at yung mga steel matting. Pero karamihan dyan, recycled goods na. Katulad nung mga matting na nasa pinto natin at sa ilalim nung salamin na halos hindi naman napapansin, yaon ay mula sa playpen ng mga German Shepherd natin noon. Pininturahan lang ulit natin ng camouflage kaya mukha siyang bago. Pati itong mga box perch, ako lang ang gumawa niya mga lodi. Wala tayong katulong. Mula sa design at fabrication nito, tayo lang ang gumawa. Pati ang installation nito, tayo lang din mga lods. Eto na ang kinalabasan nun. Isang taon at isang buwan, ayan na ang loft natin. Ang inubos natin sa simpleng loft na ito ay mahigit kumulang 15,000. Ito ang sumunod na yung foundation line natin mula ito sa mga ibon ni Master J. De La Paz. Kung ano ang linyada ng mga yan at kung gusto ninyo na magpasuksok sa kanya, i-message nyo na lang siya. J. De La Paz, player siya ng ARPCI at ng iba pang mga club dyan sa Rizal. Dyan nagsimula ang lahi ni 727 na sa ngayon ay nakuha na natin ng 7 mga young birds na pwede nating ilaban sa South sa susunod na South Derby Race kung matutuloy. Ito naman yung hen na ginamit natin bago natin ikinasa. Pero napakaganda ng kwento nito ni 727 na ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Isang linggo na magkatanawan silang dalawa sa double cage. Nagtatanawan lang. Noong ikinasa na natin, dahil sa siyempre kinukondisyon natin, binigyan natin ng mga supplements, pinlashing natin at pinurga natin. Noong ikinasa ko na sila, pagkalipas lang ng 3 oras, nagulat tayo mga lodi. Meron ng tag isang itlog yung dalawang pares na ikinasa natin. Pero ang sabi ni Master J. De La Paz, itapon ko daw. Eh nang hinayang naman ako mga lodi, pinabayaan ko pa na magbagsak pa ng pangalawang itlog. Pagkalipas ng 2 araw, yung halos sabay din sila nagbagsak nung ika-second egg nila. Sa 4 na itlog mga lodi, isa ang nagpertil. Nang hinayang tayo mga lodi, kaya ibinigay ko dun sa isang pares. Nag-iisa lang siya na pinisa, yan nga si 727. Itong isang pares na ito na nagpisa kay 727, ibon din niya ni Master J. De La Paz. Pero sa kasama ang palad, hindi natin nakuhaan ng lahi ito. Maraming iniitlog sa atin ito. Pero dahil sa maliliksi sila, nag-fly away. Ito si 727, unang-unang ibon na siningsingan natin. Ayan yung kulay green na PHA. Medyo memorable sa akin ito mga lodi. Tuwang-tuwa ako nung healthy itong ibon na to dahil nagbabalik tayo sa pag-iibon noon. Ito naman yung mga kasabay niya. Pero mas magulang dito si 727. Yan si Happy at si Victoria. Mula naman yan sa mga ibon na pinahiram sa atin ni Chef Berel. Ayan sila nung mga young bird sila. Ito siya mga lodi nung unang sumampa dito sa ating flyers loop. Iilan pa lang sila dyan. Kung naalala din ninyo sa vlog ko, meron tayong mga kinuhang ibang mga makakasama niya na mga unknown line. Dito naman sa unang-unang training na sinalihan natin, 7 ibon ang isinali natin. Yung 2 dyan ay unknown line.
Pero yung lima, mga kilala natin ang linyada nun kay Master Jay De La Paz. Ayan si 727 nung tinetraining na natin. Ang ganda ng itsura niya. Pula ang kanyang mga mata na parang pearl eye. Ito yung mga ibon na isinali natin noon sa training sa SDR. Pito sila mga Lodi, wala namang nawala sa training na yun. Kaya lang, minalas tayo, tinamaan tayo ng sakit. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi natin nakuhaan ng linyada yung isang pares na ibon na ibinigay sa atin ni Master Jay De La Paz. Dahil kung hindi pumitik katulad nito, tinamaan ito ng sakit. Sayang, gustong-gusto ko pa naman yung ibon na yan. Mukhang netoy siya. Eto naman noong nasa pan race na tatlo ang inilalaban natin. Si 7, o isa lang ang isinali natin sa pan race na yan. Sinubukan lang natin si 727 nung final lap na ng pan race. Eto naman ang nangyari sa kanya. Nagsuka ng nagsuka. Nagkaroon na pala ng adeno. Malakas siyang kumain pero isinusuka lang niya. Kaya nung final lap, bago yung final lap, pang 28th place tayo. Pero hindi natin siya sinakripisyo, hindi natin siya ginamble. Dahil sa mga senyales mula sa suka niya at dumi niya, hindi natin siya iniload nung last lap nung pan race. Parang nakakatulad nung katatapos lang na mini derby nitong summer kung saan pang 28th din tayo bago ang last lap. Pero pinalad naman tayo noon, naka 13th overall tayo. Ito namang ipinapakita ko sa inyo, ang epic fail natin mga Lodi, na pagtatrap sa kanya. Kasi nga nagkasakit siya, palipat-lipat yung ayaw niya bumaba. Yung cage nilang magpares. Nung kasing nagkasakit siya para makarecover siya. Doon ko sa loob ng bahay, ikinukulong yan si 727. Kaya kung mapapanood din ninyo yung mga kadalap na sa SDR na ibinlag ko, maiintindihan ninyo kung bakit nagkaganito to. Ilang beses na yun na muntik siyang mag-lap winner pero nahirapan tayo sa pag-trapping sa kanya dahil doon niya gusto pumasok sa unahan, eh mahirap hulihin kapag ka na naroon. Dalawang beses natin siyang dinakma kasama itong last lap na ito kung saan 10 minuto ang sinayang niya. Pero hindi na ito naulit nitong summer mini derby race na sinalihan natin dahil sa nakondisyon na natin siya na dito na siya papasok. Kapag ka na tinawag natin siya, pumapasok agad siya. Kaya lang tayo lang ang may pagkakamali dahil sa nahihirapan tayo na iklak siya. Dahil ako lang mag-isa nun, wala tayong katuwang. Ayan siya mga Lodi, 10 minuto ang sinayang nito. Naaalala ko pa ito dahil sa yung naging winner nito sa Makaltak na sinalihan ko, Matnog, Kalbayog, Tacloban, pero hindi nga natuloy hanggang sa Makaltak lang kami. Eh naka-rematch natin dito sa WPFC kung saan napakarami naming kalaban. Ayun mga Lodi, pinalad naman tayo dahil sa natuto na tayo sa pagkakamali natin. Kaya kung kakayanin pa nito, isasali ulit natin si 727. Ayan siya mga Lodi, 1,024 ang speed niya. Yung pang third place tayo dyan. Yung first ay 1,099. Pero nasipa pa tayo doon, naging pang-apat na lang tayo. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo, natuto na tayo sa karanasan natin. Kaya noong sa mini derby, napakarami nating kalaban, pero pang 13 tayo. Si 727 ang pundasyon ng ating loft. Salamat pala sa inyo mga Lodi. Dito ko na muli tatapusin ang vlog na ito. Bye!